tumayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Kasi awit kayo sa Panginoon, buong sanda ihitilan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang pangalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sanda itigan. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Tayo po'y lumalapit sa pagkalinga, pag-aruga, pangangalaga ng mahal na Birhing Maria. Kung gaano niya minahal si Jesus, ganon din katindi ang kanyang pagmamahal sa atin. Sinasa puso niya ang kanyang taimtim na panalangin sa langit ay ang ating kaligtasan at hindi tayo mapunta sa kapahamakan. Sinasanggunin natin sa kanya ang ating mga personal na kahilingan, petisyon, intensyon. Alam ng nanay ang ating mga pangangailangan at dinadala niya ito upang pakinggan ang kanyang anak na mawain. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na loba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalo mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birhing si Santa Mariang Banal, Mahal. Kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sa araw na yaoy, ibabangon kong muli ang sambahayan ni David at aayusing tulad ng isang bahay na nawasak. Itatayo kong muli iyon kagaya nung araw. Sa gayon, sasakupin ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom at lahat ng bansang dati akin. Darating ang Panginoon, sabi ng Panginoon, na mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang nanggagapas at gagawa pa rin ng alak ang mag-aalak. Kahit nagsisimula pa lamang na maghasik ng binhi ang maghahasik. Dadaloy sa mga bundok ang matamis na alak at aagos ng sagana sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod
na nawasak at doon sila maninirahan. Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at iinom ng alak. Magtatanim sila uli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon. Ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanila. At hindi na sila maaalis pang muli roon. Ang Panginoon na iyong Diyos ang nagsalita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mga gagsisi at di na babalik sa gawang masama. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadao palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y parang magahari yaong pagtatapat at ang katarungan namay magahari mula sa itaas. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'y bubungang mainam. Sa harapan niya'y yaong magahari pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Magsitayo na po ang lahat. Sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, lumapit kay Jesus sa mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuutan sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon at alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayoy kapwa nagtatagal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Sabado, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibintisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming biyaya at grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Papasalamat po ako sa ating mga deboto sapagkat ang pangako, sino man ang magsimba, pangako ng ating Panginoong Hesukristo kay Santa Margaret Mary Alacoque, sino makakumpleto,
magsimba at makapagkomunyon. Siyam na sunod-sunod na unang Biyernes, bibigyan ng biyaya na hindi mapunta sa kapahamakan ng impyerno. Malaking bagay yan. Ano naman ang unang Sabado sa aparisyon ng Birhen ng Fatima kina Sister Lucia, Santa Jacinta, San Francisco, yung tatlong bata? Tinuruan ang dasal at kung tayo'y nagro-rosaryo, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Itong limang sunod-sunod na unang Sabado, ang debosyon upang hindi tayo magtagal sa purgatorio. Ako'y pare, ang aking misyon, ipaalala ang daan patungong langit, huwag ang impyerno, sa purgatorio, hindi tayo magtagal. Kaya binibigyan din ko itong mga debosyon na ito. Naintindihan niyo ba? Para sa inyong kapakanan yan, ha? At sa akin, ha? Paalala yan, kaluluwa natin yan, ha? Pinapaalala ng isang mapagkalinga o parang nanay, ha, mag-ingat ka, ha? Ha, kasi kung alam mo na mangyayari sa iyo, ha, o dito ka lang, ito gawin mo, ha? Yan ang mga pagbasa natin. Propeta Amos, ang propeta ng hustisya sosyal, katarungang panlipunan, pinagtatanggol ang mga napi, yung mga may hirap, mga dukha. Ayaw ng Panginoon yung mga akala mong mga makapangyarihan na nag-aabuso, nagsasamantala, nananakit, nanlalamang, iniisahan ang kanilang kapwa. Ayaw ng Diyos yan, sapagkat tinakampiyan ng Diyos yung mga mahihina. Sa ating narinig na pagbasa, bagamat pasaway ang Israel, matigas ang ulo, paparusahan. Alang-alang sa kay David, ang Jerusalem, sa tribo ng Huda, alang-alang doon, sapagkat dito manggagaling si Jesus, ang ipinangakong Mesiyas sa linya ni David, alang-alang doon, kahit pa napakasama ng bayan, alang-alang doon, sapagkat doon magmumula sa linya noon ni David, poprotektahan itong linyang ito. Kahit anong mangyari, yan ang pangako, katapatan ng Diyos. Kahit namang tao hindi naging tapat, traidor, nag-abandona, nang iwan, pinagpalit ka, ang sakit noon, di ba? Sa ating ebanghelyo naman, ayon kay San Mateo, ang langit, may panahon para mag-ayuno, mag-disiplina. Siyempre, sabi nga ay may mga bagay na gusto mo, ay para sa Kanya, ay itinataas mo sa Diyos. Kailangan natin mamatay sa sarili. Pasanin ng krus upang maging tagasunod. Tama po yun. Kasama dito yung pagtitimpi, pagdidisiplina, pagkokontrol ng sarili, ganun po. Ngunit ang langit natin, bangkete po. Only. Ibig sabihin, sagana. Sagana sa pagkain. Sagana sa inumin. Hindi lamang yung mga pangmayaman dito, yung mga five-star hotel na libo-libo. Ito po'y libre. Ha? Lahat ng mga masasarap na mga, ginugutom ko ba kayo? Baka hindi pa kayo nag-almusal, yun. Ayan ang, may nag-aayuno po doon? Wala, wala yung ayuno doon. Ay, yan ang kalangitan, ha? Pinapaalala. Para ilagay sa tamang perspektibo ang lahat. At para sa Kanya, tayo ang bagong,
Yung bago at luma, hindi pinagsasama. May masarap na alak. Ako. Bagong alak. Inilalagay ito sa bagong sisidlang balat. Kung hindi maaksay yung alak o yung Diyos, ang diwa ng Diyos laging bago. Ilalagay sa atin, ibubus, tayo mga tigulang na. Ano to? Bugnuti na. Ano yun? Laos na. Matagal na. Luma na. Ay, nako. Para bang ang Diyos, laging presko, laging sariwa, laging dalisay tayo. Masungit. Hmm. Ayun. Kaya, kung tayo yung bihikulo, tayo yung sisidlan, tayong balat, sisidlang balat at yung lalagyan, mahirap na, di ba? Kaya, salubungin natin. Meron din tayong bagong sarili upang ang tanggapin ang pagkabago ng Diyos. Laging ang Diyos ay eternal na kabataan. Paalala sa atin po yan. Ha? Sa tulong ni Maria, ni San Jose, nawa po lagi tayong bukas sa diwa ng Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa kahalagaan ng Ebanghelyo at mapalibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Tugon po natin, Panginoon ng Hapag, basbasan mo kami. Panginoon ng Hapag, basbasan mo kami. Ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos at mga pinuno nito naway makasunod sa bulong ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao ng makabagong panahon ang walang kupas na lengguwahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon ng Hapag, basbasan mo kami. Ang ating mga puso, naway buksan natin sa makapangyarihang pagliligtas ng Diyos kay Kristo, na higit na mas mahalaga kaysa sa pagsasagawa ng mga sinaunang reliyosong gawain. Manalangin tayo. Panginoon ng Hapag, basbasan mo kami. Atin nawang mapagtanto na laging mangyayari ang himala ng pagbabago sa mga nagnanais na makamit ito sa tulong ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng Hapag, basbasan mo kami. Sa mga may sakit, tayo naway maging mga daan ng kalinga ng Diyos sa ating pagpapadama sa kanila ng pag-ibig at malasakit. Manalangin tayo. Panginoon ng Hapag, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kami sa pamamaraang upang mamuhay bilang iyong bagong bayan na pinalaya sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa hapag. Alay banalin at kung mamarapatin inyo po itong gawin katawan at dugo ni Jesus ating anay.
sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal, na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa hakan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama namin lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhin, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng makasalanan, sapagkat siya ang Panginoon kasama mo ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birhing nagpupuri at nagagalak sa iyo, ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman, nilingap mo ang mahal na birhin bilang iyong abang-alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na manghukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kalob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Inang Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos at turo ni Hesukristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, pagkalabas sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. San Jose, anghel na masal.
saya, apostol na dose. Poong Senyor, purihin Haring na sa trono, Kanyang alay sambahin, Viva na sa reno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Amang Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pagkikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhing Maria at pagtulad namin sa kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na tunaway, maalala ng mga pangako sa binyag na nag-ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa iyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Cristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.